So we're bagging, guys. Hold up. Ito na yung kapan pala dumating sa ganyan sa bando, nabigyan natin yung sapatos. You know. Thank you, boss Lee. Saan nag-stall niya? Ngayon dami nag-message sa akin, hindi na sapatos. Joke lang. Pero yun nga, guys. Sa ganyan yun eh. Kasi ano yun eh. Kababata nila pangis na doming ng mga player ko sa basketball eh kilala nila lagi na nakakalaban, nakakasama. Pati ni Arman, lagi kasama ni Arman dati. Punta muna tayo sa bahay dahil may gagawin tayo. Kung nakikita nyo naman sa Facebook yung mga lumalabas na video tungkol sa akin, ba't ako nagpapa-try out? Ano may explain ko sa inyo? I-request ako kay Gamdias ng PC case pati na CPU fan is dumating. Gagawa tayo ng bagong computer sa mga nagta-try out. Siyempre yung iba may online class, yung iba yung mag-stream, yung alam yun. Ibibigay ko ulit yung dati kong binigay sa mga player ko. Like an Renegade H2, I mean computer for streaming, maragawa nila yung content creation, makapag-online class sila lahat-lahat. So, mabalik tayo sa dating gawin na ganoon. Now, yung reason ng pagta-try out, guys, hintay na, kumaya. So, ang daming tatakadog sa damong Travis Scott. Alam yun. Guys, lahat ng to para sa player to. Okay, para sa player, yung mga nakapag-reserve na, sila sumpa, wala dito, pero yun. At saka guys, syempre, na-addict ako sa gaming na Farlight, okay? Pag alam nyo lang. So, kaya gusto ko din makapaglago yung mga kasama ko dito ng Farlight pag mag-squad kami. So, what we have here is the new CPU fan ng Gamdias, yung Boreas P1, okay? CPU cooling. So, this for gaming, heavy purpose gaming. Ako kasi tapos na ako sa liquid cooling. Mas madaling ikabit, mas madaling linisin para sa akin. Tapos, eto yung casing, which is nagustuhan ko. Ipapagawa natin yan. Sasama natin to. Ang kinagandaan dito ang nagustuhan ko yung smart PWM nila. Yung temperature control. So, yan. High end performance. Up to 270 watts. May napakaganda. 7 heat pipes. This basic for streaming. Basic for gaming. At saka pwede pang online class, di ba? Ang budget natin sa bill na to. Hindi naman heavy streaming. For online schooling. Tapos mag-game lang. Pag mag-stream Mobile Legend lang naman. Okay, na yung Ryzen 4. Ryzen 3. Ako matutuwa yung mga nag-tree out sa atin. Ano kaya yung ano? Video card. Gusto ko yung 2060. Kaso pag may 2060 ako pa, hindi na sila mag-Mobile Legend. Tapos, isang monitor na Gamdias. For na sila, online class, street, Viva Max. Baka naman Gamdias, camera pati mic ko, ano? Ayan guys, kuha na namin. I mean, yung pinsan ko kasi nag-workout ako konti. So, natry ko maging healthy. Matanda na ako. So, check natin to kung gaano maganda yan pong bagong setup. Para to sa mga nag-try out, pwede lang gamitin. Alam yung mga na-replay, votes, etc. Pwede sa gumamit ng laptop, computer. So, ito yung dedicated practice room nila. Madami tayong practice room dito. Alam yung mga malaking bahay, diba? Check it out! Oh my god, super ganda. Tanggalin natin to. Ang ganda ng ano, CPU cooler ng Gamdias. Oh, man! HDMI dito, kakabit yung TV if ever manonood ng replay. Tapos may screen pa siya dito. Alam mo yun? So, dual screen siya. So, pagkatutugon natin yung mga nag-try out dito, makapakita natin sa TV natin. So, if ever nakukuha kayo nito, ano guys, itong casing na to, may free fan na siyang kasama. Okay. Athena M6 Lite. Na the blackout. So ba, explain ko ba the blackout. So nakikita niyo yan, walang ilaw. So pure black. Diniscard niya din namin since malaki yung CPU fan. Tapos yung ano niya, cooling niya, napakaganda. Maayos niya yung pagbaba ng temperature pagdating sa CPU. Kasi ang laki ng CPU cooler natin. Like super laki. So ginawa ko yan, diniscard niya namin. Hindi masyadong nakikita yung RAM. So tinig advantage namin yun. Parang stick lang siya, di ba? Alam mo din ako pas. If ever yung headset, gusto natin blackout din. So naka-Gamdias headset din tayo. Tunggal lang natin USB. There you go. The blackout. Ang scarty lang yan, sir. So pagka sabi natin na na-board ka sa kulay kasi napaka-dead, walang kulay. Ito ang nagandaan dito sa kasama na ito sa PC case na ito. Pagdating lang natin ito. Hindi nyo na yung remote control na pagpalit ng LED. So, siya nandito na. Kung gusto mong palitan yung bar yan, palitan natin. Kasama na yan sa case, guys. Okay, so napaka-anas. There you go. So,
pinakamaganda dito yung favorite color ko, white and black. So napaka-aesthetic ng tingnan, napakaganda, super angas niya. Sure kung mag-enjoy dito yung mga nag-dry out, parating na sila. Kulang pa tayo ng funnel. Explain ko sa inyo mamaya. Wait lang, kasi magda-draft lang ako sa tournament na MDLP. So dalawa lang pagpipilihan mo dito. Parsa or Eva. Oh, sige, ng ano Atlas. Iwas ka, cancel na lang tayo. Pagka, tansyayin nyo talaga, huwag nyo kasimin, tansyayin nyo. Mag-communicate kayo maayos. So, yun guys, nagpapa-try out ako. Bakit? Madami nang lumalabas. Hindi naman sabi-sabi na dapat may connection ka sa isang org para makapasok ka. Paikot-ikot na yung sistema guys. Kung sino nakikita mo sa amateur, tapos sa MDL, tapos sa MPL, tapos sa mga ibang tournament, same shit lang. Parang walang bago for the past 7 months na player. Ito, I mean, andito ako para, I mean, i-welcome yung mga bagong player, tuguan. Basically, lahat binibigyan ko ng chance para makapag-try out dito. Basta mythic kahit low points. Kasi iba, may ego na ano eh. Kaya ko naman mag-pro eh, kasi ano eh, ganyan eh. Ngayon, makikita natin talaga kung kaya nila mag-stay dito sa bootcamp, paano yung sistema. Weekly, may coach na pupunta. Secret kung sino yun. Tuturuan sila pa iba-ibang coach para makuha nila yung mindset. Kung kaya ba nila yung pressure na nagaganap dito. So makita nila yung buhay 12 hours Mobile Legend up to 16 hours. Para makita nila ano ba yung buhay ng isang pro player. Sabi mo, okay dog, sige, ganyan, G ako. So basically, yung benefits nito guys is pagagamitan kita ng iPhone, performance-wise tayo. So when I say performance-wise, pangit yung pinapakita mo, pangit din ang mangyayari sa'yo. Is either matatanggal ka, or papalitan ka. Bakit dalawang team ang kinukuha ko? So magaganap kasi niyan guys. Okay. So I talked to my nana and approve na. Nakausap ko si Banoobs. And basically, hindi ko naman kailangan ng approval nila. When it comes to finance funding, ako magpa-fund nito, hindi sila. Pero sinuportan nila, which is grateful ako. For a month or two, dito mag-i-stay yung mga nagta-try out. Dalawang team, by the end of the month or the second month, maglalaban yun. Best of 7. Sinong mananalo na team, mag-i-stay. Sinong matatalo, uuwi. No favoritism. All equal. May set of scrim, may practice a day. Kung paano mag-practice yung mga pro, ganun din sila. Siyempre yung first week, magiging mahirap. Hirap yun sa side ko, pati sa side nila. Kasi yung mga kinuha ko, yung iba walang experience. Like, total no experience at all. So, tuturuan ko sila, eto, ganito dapat, ganito yung rotation, ganun. Tuturuan ng mga coach, mga player dito. Basically, yun lang. Tapos, pagkatapos nun, nanal na sila, yung lima, umuwi, yung lima, nag-stay, sila mag-represent ng Minana in the amateur scene. Hanggang ma-accumulate sila ng experience. Madugong laban to. Ang trato sa kanila, pro player. So makikita nila dito bakit ganun yung sistema. Kasi ganun naman talaga sistema ng buhay ng isang pro player. You don't perform well, papalitan ka. Ibe-bench ka, papalitan ka. Magiging reserve player ka, papalitan ka. Pagdating sa expectation nyo, paano ba yung kitaan pagdating dito sa buhay ng pro player? Magbi-minimum wage. Magsisimula sila sa buhay, zero experience. So magsisimula yun sa allowance muna, and then if sila na mag-represent ang Minana in the near future for the amateur scene, magkaka-base na sahod sila, which is minimum wage, and so on and so on. Ginawa ko to para makatulong and same time, makita nila kung para sa kanila ba ang esports. Ang dami nagsabi na pag nakasali ka ngayon sa esports or pro player ka, future secured ka, ang dami nagme-message sa akin, Boss D, pwede mo ba akong tulungan? Gustong-gusto ko maging pro player, tulungan mo ako sa income ko, gusto ko maging pro player, yumaman. Gusto mo yumaman, so gusto mo maging pro player. Minimum wage dito ng amateur player is nasa allowance pa lang, which is 3.5 to 5K. Tapos pag nasa level ka ng pro ama, 8K ang minimum wage to 10K. Pag nakapasok ka MDL, 10 to 15K. Pag nakapasok ka ng pro scene, 15 to 20K ang minimum. Sa tingin mo ba malaki yun? So ipapa-experience ko yun sa kanila. Now the rules has been set. Kung gusto nilang mag-back out sa mga nag-try out na nakuha na, nasa kanila na yun. If gusto nilang mag-stay, idiretso yung dream nila or ma-experience man lang nila yung buhay dito. Siyempre kasi since ngayon bakasyon, madami na tayo nakuha. Ang hinahanap ko na lang ngayon, funnel. Kung gusto nyo mag-try out guys ang mga new stream ko sa Facebook, this is the opportunity for you. Gusto mo ma-experience yung buhay bootcamp? Pero pagka pupunta dito sa bahay, boss, di gusto ko mag-try out, hindi kita i-welcome. Sa live stream ko, mag-try out ka. Habang naka-live ako ng try out, yun, dun. Pantay-pantay. So, yun guys. Sana next time nyo. Peace!